Hello! Hello guys! Welcome to my vlog! Panibagong vlog na naman ngayon. At I know nga may excite po kayo sa vlog. Sandali. Bakit? Anong welcome to my vlog? Vlog ko to. Interviewin mo ako. Ay, vlog ba to? Hindi mo muna ako tinawag. Ay, sorry po. Ay, akala ko. Vlog ko to. Cellphone ko yan eh. So ako yung guest? Hindi, interviewin mo ako. Hindi sasabi mo kasi marami nag-request. Oo nga. About my life. Pero vlog mo to. Vlog ko to. Hindi sa akin. Oo. Bakit ikaw nag-hi? Welcome to my vlog. Ako magsabing ganon. Vlog mo. Welcome to my vlog. Vlog mo. Vlog me. Hindi sa akin. Hindi sa'yo. Akin to. Cellphone ko to eh. O cellphone mo, vlog mo. Cellphone mo. Eh, cellphone ko to. Cellphone mo ba to? O cellphone ko yan. Oo nga pala. Vlog me. So vlog mo. Yes. Welcome hindi to my... sa akin. Hindi ka sa'yo. Cellphone ko yan eh. Kasi marami kasi nag-request na. Oo nga. Baka interview mo naman si Didong. Mm-hmm. So welcome to my vlog. So vlog mo talaga to. O cellphone ko nga eh. Kaya nga. O kaya vlog. Hindi mo vlog. Oo. Vlog me. So ayan na. Go. Hi, ako pala si Didong. Ayan po. Magandang hapon sa inyo and good day everyone. Ngayon po malaman ninyo, marireveal nyo na po at marireveal ko na po lahat kung anong nangyari sa akin for 25 years dito sa Manila. Start Bakang. Yes. So thank you ah kasi andito ako para interview. Yes, it's my pero pleasure. vlog nito guys. So ito na tayo sa una nating tanong. Okay, go. So totoong pangalan ni dito. Kailangan sabihin kasi di ba kaya nilang lumalaman lahat ng... Kasi baka may maningil kasi. Meron ba? RD lang po. RD, initial na lang. Yes, oo. Ayaw mong sabihin. Hindi kasi ano yun eh, parang private na yun eh. Oo. Pwede. Right. So initial. Kailan ipinanganak at saan si Didong? October 4, 1987. So, kontrol ko yan. Pukin tayo natin guys kung ilang taon ka na. 1987. Yes. 1987. Ay, may God, 33 na po si Dido. Hindi. 1979 ako. Ano ba talaga? 1979 po ako. October for 1979. 41 na po si Dido. Yes. Uh-oh. Saan? Sa lugar namin. Saan nga? Kasi di nila alam kung taga sa Carmen, Davao del Norte. Doon ako pinanganak. RD, October 4, 1976. Teka, asaan yung Davao City ba yun? Del Norte. Kasi pag Davao City, Del Sur yun. Ang city, Davao City, na nasakop ng Davao Del Sur. Sa amin, pababa kami, Del Norte kami. So yung Toril Davao, city malayo yun. Sa inyo? Davao Del Sur na yun. Okay. Sino ang mga magulang mo? Siyempre si Milagros. Si Milananay Milagros. Nanay Milagros. And of course, tatay ko si Antonio, patay na siya. Patay na? Okay. Ilang taon ka nung namatay siya? When I was, kung siguro ako noon, mga 25. Okay. Tanggap ka ba? Alam niyo yung bakla ka? Kaya na ako napunta ng Manila eh. Napunta ako ng Manila October 10 na. Napunta ko ng Manila October 10, 1994. Bakit? Kasi nga, hindi na tanggap akong bakla eh. So, when I was 10, 11, 12, 13, 14, binugbog ako nila. Binugbog ka? Mga kapatid ko, ng tatay ko kasi ayaw, kasi sa lahi doon naman walang bakla. Kasi noon talaga. Ikaw lang yung bakla? Yes. Ilan kayo? 16 kami mga kapatid. 16? 16. Seryoso? Seryoso ako, 16. Patang dami. 16 kami, tapos pang 15 ako. Tapos namatay yung bunso namin, kaya ako ng bunso ngayon. Tapos, ang tatay ko talaga ayaw talaga sa akin. Talagang sabi ko sa sarili ko. Hanggang namatay siya dito? Yung bago siya namatay. Basta sabi ko sa sarili ko, pupunta ako ng Manila, gusto ko makipagsapalaran sa Manila. Kasi gusto ko ipuprove ko sa pamilya ko na balang araw sa akin kahit hihingi ng tulong. Which is totoo na nangyari. Kasi ito yun, pumunta ko ng Manila, pag-graduate ko ng high school, ng elementary.
Lumayo talaga ako. So hindi ka na nag-high school? Nag-high school ako doon sa Manila na. Sa Manila? Oo. Papunta ako ng Manila, when I was 14 or 15 ata. Tapos iyak ako ng iyak na sa barko. Kasi hindi talaga pwedeng pumunta ng Manila. Kasi 15 pa lang ako. Oh. Nag-agency po ako. Nag-agency talaga ako. Paano nangyari yun? Ni-recruit ako ng recruiter ng ano, napapuntang Manila. Kaya lang, tinago ako sa barko. Yung recruiter kong babae, kunyari, anak niya ako. Tapos may mga pulis sa barko, patago talaga. Ang mga pulis, pag pumunta ng ano, ng second floor sa barko, pumunta na ako ng first floor ng recruiter kasi parang hindi kayo may matrace. Pero diba, anak ka daw niyan, anong recruiter? Bawal din. Kunyari, inaanak ako. Kasi bawal talaga kasi 15 pa ako eh. Ah, bawal talaga? Bawal pa sa batas na magtrabaho ang 15, diba? Okay. So, more or less, nakarating ako ng Manila talaga. Naiyak ko ng iyak. Pagdating ko ng Manila sa pier, ito na pala yung Manila. Magulo pa lang Manila talaga. Alam mo, ang pangarap ko talaga sa buhay, yun o Bakang, ang pangarap ko talaga sa buhay, ang gusto ko maging tindera. Bakit? Kasi pag tindera ka kasi, pag halimbawa, pag may bumibili sa'yo, makataligod ka sa tindahan, parang, siyempre, parang bakla ka talaga ako. Sabi niya, ate, pabili. Pag lumingin ko, parang ang feeling, ang ganda-ganda mo. Parang, ate, pabili, parang ang ganda-ganda ko. Alam mo ba, natupad ko yan. Back na sa family ko, ano talaga, parang ayaw na talaga sa akin, pati kapatid kong apat, binugbog ako. At laki akong periyahan. Lumayas ako sa amin, when I was 12. Ilang taon ka nung nalaman ng bakla? Nung confirm talaga sa sarili? Bakla na ako, 10, ano pa lang, 7, 8, 9, alam ko na, bakla ako. Kaya ayaw nga nila. So grabe talaga yung karanasan. Oo, kasi first, honor talaga ako ng grade 1 to grade 5. Gustong-gusto ko ng tatay ko noon. 'Di ba pag nag-graduate ka pag graduation mga closing exercise ang tawag doon, 'di ba? Oh. Yung buhok ko dito lang talaga iniiwan. Yung buhok ka, army ka talaga. Kasi proud ang tatay ko kasi first honor ako eh. Siya ang magkasawit ng ribbon sa akin. Grade 1 to grade 5 first honor ako. Pagdating ko ng grade 6, hindi na ako nagka-honor. Kasi nga, lumandi na ako. Bakla na ako ng 12. Bakla na talaga ako ng 12 eh. Kaya gantagalit yung tatay ko. Kasi pagdating ko ng grade 6, first honorable mention na lang ako. Hindi ako na salutatorian, hindi ako na valedictorian. Kaya gantagalit siya. Binubog ako, grabe. Sinalit ko sa puno, may sako. Tapos tinali ako sa puno ng niyog na maraming sa Bisaya, amigas, yung langgam. Namaga yung mga ano ko, yung mga mata ko dito. Kasi kaya kreto ng langgam. Hanggang sa, kasi yung tatay ko mataba eh. So ang sinturon niya mabigat, as in mabigat talaga, balat talaga ng baka. Pinalo ko ng pinalo. Pag sarili ko, patunay ko sarili ko na pagdating ko ng Manila talaga, ano talaga, mahiya kayo sa akin pag humingi kayo ng tulong sa akin. Which is totoo, nangyari talaga. Naging breadwinner ako. Lahat ba sila ng mga kapatid mo ayaw na? Yung apat na lalaki. Yung mga babae, okay lang ako. Yung mga babae. Kasi 16 nga kami, di ba? Ito pa nga, nalaman ko na ang tatay ko may kabit pa palang iba. So may anak ko siya sa kabit niya. Dalawang kabit niya. So may anak siya ng siyam. Sa dalawa niya kabit, oo. So, siyam plus 16, ilan kami? Diba? Ang dami namin. So, pagdating ko ng Maynila, agency kasi kami. Dinala kami sa agency na agad. Ganun pala dati. Kasi patayuin ka sa agency sa opisina. Tapos may darating na mga amo. Pipiliin kayo. Pag sa akin ng isang Chinese na, ay gusto ko yung ganyan. Ay bakla po yan ma'am. Okay lang, wala problema. Kasi ang tabaw naman niya doon, magtitinda lang naman siya eh, grocery. Ang saya-saya ko, day. Kasi natupad yung pangarap ko na maging tindera, di ba? Pagdating ko sa Divisoria, unang-unang ko trabaho talaga, Divisoria talaga. Pagdating ko ng Divisoria talaga, Diyos ko, nakakatawa. Di, tindera ako. Alam ko ng bigas, takataka ng bigas, mga sipat ko yung tingi-tingi. Eto na. Ang payat-payat ko dati. As in payat ako dati talaga. Kung payat si ano, payat talaga ako. Eto na sabi sa akin, ano pangalan mo? Basta R ang pangalan ko eh.
Kasi sabi ko na nga, pangalan ko talaga Ronnie. Ronnie po. Sabi niya sa, oh Ronnie, may nag-order ng bigas, dalawang sako, galing mo doon sa Divisoria Mall. Ano, saan ko ilalagay mo? Hindi. Kargahin mo, kargahin ko daw. Sabi ko, oh, hindi ko kaya yan, ma'am, kasi ma'am, 50 kilos, hindi ko daw kaya yan. Kaya mo yan, ang tamat-tamat din mo, kayo mga Bisaya, ang tamat-tamat din yun. Ano yung Chinese daw, sabi ko gano'n. Ma'am, hindi talaga ako ma'am. Kasi payat-payat ko ma'am. Tsaka meron akong sakit sa likod ng... Eh, kasi pupunta naman nila. Mga demonyo pala kayo. Ganyan. Galit-galit yung Chinese. Ganyan. Ah, isa sa ulit kita sa agency. Alam mo yung pangarap ko na tindera dahi. Natupad siya ng 3 hours lang. 3 hours lang. Kasi binalik ako sa agency. Ah, binalik ka talaga? Oo, kasi nga. Ayaw ko daw buhatin yung bigas. Hindi mo tinry na... buhatin yung bigas. Hindi kasi 50 kilos yun eh. Tsaka, nung time na yun, 15 years old pa lang ako, 14 pa lang ako. As in, payat talaga. Payat ako. Payat talaga akong, alam yung maninisip ng piso doon sa... Hindi katulad ng iba na payat pero malaman. Oh, ano, payat talaga ako. Di ba may mga picture akong luma na payat talaga ako. Sinuula ko sa agency dahil. Pagdating ko sa agency, minura ako nung taga-agency. Ano ko? Siguro, ang arte mo, sabi mo, kahit ang trabaho, okay naman po, ma'am, kahit ang trabaho, kahit katulong, ma'am, kahit ano, ma'am, maglinis ang ano, ma'am, basta wag lang yung pagbuhatin ako ng bigas, ma'am, dalawang sako, ma'am, hindi ko talaga kaya, ma'am. Eh, ako na lang mag-isa sa agency kasi lahat ng kasama ko sa agency, yung galing Davao, kanakuha na lahat. So, ngayon, ako na lang mag-isa sa, saan kayo papasok, wala, ako na lang mag-isa, ganyan-ganyan. Eto na, may tumawag yung... Ito yung amo ko, naging amo ko na. Na may tumawag, kailangan nila ng babae. Ay, wala na po kayong babae, ma'am. Wala kayong babae. Ano ba po ang trabaho, ma'am, sa babae, ma'am? Ay, ano naman siya, maglinis ang kwarto, maglinis ang amo, magtulong sa kusina, maglinis sa opisina, ganyan, maglinis sa kwarto-kwarto, sa mga CR. Ay, ma'am, wala na kayong babae, ma'am. Pero may bakla itong naiwan, ma'am. May bakla itong naiwan, sabi ng amo ko dati. Sabi niya, magaling ba yan? Okay lang ba yan? Ganyan, opo pang... Ito na, kinuha na ako. Oh, salamat, nakuha na ako ng employer. Utak na, guys. Pagdating ko doon, guys. Ang laki naman ng bahay. Ang laki ng bakod. Paano ko makatakas dito, if ever, di ba? Pagpasok ko ngayon sa ano, sa bahay, dito, parang hindi bahay, guys. Eh, may sumisigaw. Nagmumura yung ano, nagmumura yung tao. Parang nagwawala. Sabi ko, so, eh, may guardia doon. Sabi ko, guard, as manong guard, ano po ba ito? Bahay o hospital to? Ay, hospital? Ah, palago. Parang namin sumisigaw, guard, sabi niya. Ay, mga baliw yan. Ay, baliw, isuuli niyo ko sa agency. Isuuli niyo ko sa agency. Ay, kung ito ba baliw? 15 ka pa rin nun? 15 pa ako nun kasi same day lang. Kinuha ko ng umaga sa Divisoria. Kinuha ko ng hapon sa dati kong amo, pangalawang amo ko na. Ay, hindi ka naman sa baliw magtatrabaho eh. Sa opisina ka naman, maglinis sa opisina, ganyan, kwarto nila, madam, ganyan-ganyan. Eh, may lumabas na ano, Mayor Duma, Bisaya din. Sinong ano papasok? Sabi nung ano, naggalat sa akin sa agency. Ito po, manang, sabi niya. Tinanong ko, taga saan ka ba? Ano, taga Davao po. Ah, Bisaya, day ka. Oo po, Bisaya po ako. Ah, ate, ayaw po po, gusto kong sauli ko sa agency, ate. Ay po si mga buang palayan eh. Sabi nung ano, Mayor Duma dati. Kaya hindi ka naman sa kanila magtrabaho, hindi ka naman sa baliw, doon ka naman sa kusina, magtulong ka sa akin, sa pisina, linisan mo, kwarto nila, madam, linisan mo, yun ang trabaho mo, tapos matapos maglinis, sa kusina ka natulong. Ay, kumamay ko talaga yung baliw, palaya din, kumamuwi talaga ako. May lumabas na ibang mga Bisaya din, kung kaya na matakot doon, kasi maraming Bisaya dito, ganyan-ganyan. Pinabinsin ka na lang. Pinabinsin na lang ako, kasi naman, papunta ka naman sa iba, na ano, baka, dito, maluwag dito, doon, walang problema. Ito na, umiyak ako ng umiyak, tapos madaling araw na ako nagising, tapos sabi niya, ginising na ako, maglinis na ng kwarto, ganyan-ganyan. Yun ang nagiging amo ko ngayon. Hospital siya ng mga baliw. Ibig sabihin nun, huwag natin sabihin baliw, mentally ill ang tawag doon. Mentally ka pa, ano siya, mentally facilities lang talaga siya. Clinic of the Holy Spirit, doon ako nagtagal. So, ang trabaho ko doon, naging katulong talaga ako. All around? Yes, all around ako doon naging katulong. Hanggang sa, gusto ko pasukin lahat ang trabaho sa clinic. Naging guard ako.
naging labandera ako. Seryoso, guys? Yes, naging yaya ako, naging driver ako. Hanggang sa pinag-aaral ako ng amo ko ng nursing aid. Hanggang sa nag-nursing aid ako, nag-assistant ako, naging supervisor ako sa clinic. Na ako na nag-manage ng clinic, na marang assistant ako ni doktora kami. Kung sa pagkakaalam po, kung alam niyo po yung face-to-face po dati na may trade tagapayo, amo ko po si doktora Camille. Yan, doon po ako nagtrabaho. Tapos, buhay pa yung nanay, ngayon yung amo ko. Tapos, grabe ang pinagdaan ako sa clinic. Gano'ng katagal? 16 years. Saan mo ginawa yung... lakas ng loob? Oo, na magtagal ka doon, kasi, all around. Maraming Bisaya kasi eh. Tapos, nakakaawa talaga ang mga pasyente doon. Parang, isipin mo na lang, papasalamat ka na hindi ka na mental, di ba, capacity, mental ill ka talaga na kawawa ang mga pasyente. Kaya wag nating tawagin na mga baliw sila. Dapat talaga mentally ill lang dapat kasi mahirap sabihan ka ng baliw. Masakit yun. Kasi kung may anak kang baliw, huwag mo sabihin yung baliw. May mental na kasi maraming kasi mental na klaseng mental maraming mental cases na like nasiraan sa drugs, nasiraan sa relasyon, depression ang tawag doon. Tapos hereditary naman, may lahi talaga kayo. Tapos maraming klaseng mental ill, kaya huwag natin sabihin natin sa kanilang value talaga sila. So doon ako nagtagal. Tapos doon ko naranasan na aminin ko talaga dati, bobo talaga kasi wala akong mga alam. Kasi di ba elementary ka lang? Hindi ba? Elementary ako. Tapos pinag-aral ako ng amo ko ng high school dito sa Haraman Magsaysay, Cubao ako. Ni Doktora Camille. Tsaka yung amo ko na nanay niya. Nakapagtapos ka? Ng high school hanggang sa nag-college ako. Sa POP naman ako. Oh, sila nagpa-aral talaga. Tapos siya ang nagturo sa akin magluto, yung mama ni Doktora Camille. Yung mama niya? Yes. Pati si Doktora Camille. Oh. Doon ako nagtagal talaga sa kanila. Sabi niya, gusto mo mag-aral? Gusto ko po. Kasi ang clinic namin sa Cubao, lakarin lang yung high school sa Ramon Magsaysay. Lakarin lang. Parang dito lang, tsaka palengke. Yun lang yung school namin. Araw-araw ko naglalakad noon. So ang pasok ko na lang, ang pasok parang ko ang working school. Panghapon ako, oo, panghapon ako. Hanggang sa pinaaral ako nila ng college, dapat kasi nurse ang kukunin ko. Sabi na, wag ng nurse, kasi ako ang paaral sa'yo, kailangan mag-dietitian ka, mag-nutrition ka. Kasi kailangan ng clinic na lisensya. Pag may hospital ka, kailangan may dietitian ka. Para under ka ng Department of Health. Ang license mo, under ng Department of Health kayo. Kasi hospital kayo eh. Kasi ang pasyente ko sa clinic dati, 125, 150. Ang pasyente ko. Yun. Hanggang sa nag-aral ako ng nursing aid, sabi ko, ma'am, gusto ko ba? Gusto ko talagang trabaho? Gusto ko mag-nursing aid mo. Sige. Dahil unang duty ko sa isang araw, unang duty ko, dahil nasuto ko ng pasyente. Sinuto ko ng pasyente sa dito, dalawa sila suto sa akin. Ang dami kong nakitang aninipot dahil. Ay, aninipot yung star. Lalaki yung sumang. Oo. Ang pasyente kasi namin halo, babae, lalaki. Malakas talaga. Oo, pag nagwala sila, mga mental na. Hanggang sa, nung sa kusina pa ako, meron lang kong iyanong sa'yo, kusina pa ako dati, yung assistant pa ako. Yung amo kasi, siya talaga nag-iwan ng mga karni. Didong, ito gawin mo. Siya nag-teach sa akin, anong gagawin. Eto dahil. Bobo talaga ako. Alam mo, pag naalala ko talaga, natatawa-tawa talaga ako. Sabi niya sa akin, Didong, tinan mo yung LPG kung wala na. LPG yung tangke. Oo. Hindi ko alam na tangke pala hayop na yan. Eto na. Didong, tinan mo yung LPG kung wala na. So, ano nasa isip ko nun? Akala ko gatas, day. LPG? Hindi, gatas? Hindi, tatak ng gatas. Kaya ang ginawa ko, pag sabi niya sa akin, Didong, tingnan mo ang LPG mo. Wala na, papabili ka sa kuya mo. So, ang ginawa ko, binuksan ko lahat ang ref. Sabi ng amo ko, hey, B.O.B.O. Anong B.O.B.O. ma'am, bobo? Sabi ng amo ko. Ano, tinignan mo dyan? Tingin ko, ma'am, wala na yung LPG, ma'am.
yung TV, sabi niya, ha? Pichi, wala na sa rep, wala na sa rep. Bio-bio, bubo. Hindi mo ba alam yung ano? Hindi mo ba alam yung PG? Ma'am, makala ko kasi mong tatak ng gatas. Wala ba kayong gasol sa Davao? Ay, gasol pala yun. Paalam mo yung gasol. Alam ko ang gasol. Hindi ko alam yung alam yung PG. Sabi ko, wala ba yung gasol sa Davao? Kung wala, ma'am, eh, silin lang yun doon. At ang tawa. Ano yung, hindi mo, pinaka hindi mo malilimutan sa hospital. Sinuntok ko ng pasyente ko. Sinuntok ka? Yung LPG. Ito pa yung isa. Nag-iwa na kami. Sabi sa akin. Pabot yung sangkalan. May bakla. Pabot yung sangkalan. Ano kaya sangkalan? Eh, may nakasalang naman. Eh. May nakasalang. Munggo ako nun eh. So, ma'am, may munggo kasi ma'am. Nakasalang ma'am. Ha? Alam mo, bio-bio ka, bubo ka, isasolo kita sa agency, yun naman, ma'am. Di ba, alam yung sangkalan eh, kung ayan naman, may apoy, gagakalan yan. Ang sangkalan, yung ano, yung, yan. Diyos ko, day. Chopping board pala. Ah, yung Tagalog. Chopping board sa English. O, kaya nga Tagalog. Tantaran. Sa kanila, sangkalan. Sangkalan pala dito. Akala ko kalani ko, ma'am, hindi ko iabot ng kasi na mainit po, ma'am. May munggo, ha? Gusto mo ibuko sa mukha mo yan, bobo. Alam mo, sasuulo kita sa agency. Eto na, kumain sila mag-anak, yung pamilya nila. Andun si doktora. Andun si doktora, pagkagabi, kasi gabi si doktora sa school eh. Yung mga anak, yung mga kapatid doktora. Kumakain sila sa dining room. Ako nasa sa kusina. Yung maririnig ko yung salita nila, nagustuhan sila. Alam mo ba, Kamil? Naku, Kamil, yung, ay ano natin, yung katulong ng bakla. Bio-bio, kamin. Bio-bio. Ano, bakit, ma? Ang yet-yet ng dugo mo sa kanya. Alam mo yung yet ng dugo ko sa kanya. Natatawa talaga ako, kamin. Sabi ko pa naman, kamin, na tingnan mo ang ipidya dito kung wala na pabiling sa kuya mo. Hinanap sa rep, kamin. Hinanap sa rep yung ipidya. Napaka bio-bio, kamin. Eto pa, kamin. Akin na yung sangkalan. Hindi daw niya pwedeng iabot ka dito, may munggo daw nakasalan. Kamil! Nasa kusina ka? Sa ulit niya, Kamil. Nasa ulit niya sa agency, Kamil. Nanggigigil ako, Kamil. Tapos kinabukasan. O, asan yung bubong bakla? Yung mama ni Doktora Kamil. Doon ako natutula. Siya nagturo sa akin, siya naghubog sa akin na magluto. Kailangan pag nagluto ka na sa puso mo. Kailangan ang mga gulay pareho ng hiwa. Ang mga patatas, pareho ng hiwa. Ang mga baboy, pareho ng hiwa. Ano, pareho ng hiwa. Kasi pag niluto mo daw, magandang tingnan sa mukha. Magandang tingnan sa mata. Pag nakakatakam, pag naghalo ka, ang ganda tingnan mo niluto mo. Oh. Hindi parang binaboy mo. Tapos doon siya tinuruan niya ako, pag tumikim ka, kailangan kumuha ka ng kutsara, huwag doon sa sandok. Ganun, doon yun ang buhay ko sa klinik. Doon ako lang. Hanggang sa, may, siyempre, naging ano na, naging high-tech na yung ano, diba? Tapos, pero yung, wait, Dido, taka lang ako, paano kayo binuhay ni Nanay Milagros? Ang dami mo. Kasi noon naman kasi, mura lang kasi ang pagkain, diba? Mura lang yung gatas. Hindi ko alam kung nag-gatas ako, kung nag-am lang ako eh. Kasi ang nanay ko, pag nanganak, parang pusa. Bakit? Pag nanganak siya, ako pinanganak ako ng alas 3 na galing araw eh. Oh. Alas 4 na yun, nakatayo na, ando na sa palengke, nagtitinda na. Seryoso? Yes, ganun siya. Hindi ba nakahiga pa ilang araw pa yes. Yun? Yes. Nanay ko ganun. Kasi yung bunso kasi nanay ko, nagkaanak pa siya ng parang menopausal baby niya. Yung sunod ko. Oo. So nung nanganak ang nanay ko, 9 years old na ako nun eh. Nung pinakabunso namin. Tingnan mo diba ang layo ng gap, parang 8 years. Parang 7 years ata, ganun. Nanganak siya, alam ko talaga, pag panganak siya, bunso ko, ng kapatid ko, alas 2 ng tanghali, nanay ko nasa palengke, na nag-aroon na alauna, nandun sa palengke. Ay, milagros! Noong araw na, kapatid ko. May trabaho na siya? Oo, sa palengke, sabi ng mga kapitbahay namin, di ba buntis ka pa kanina, ay, andun na. Tapos ako nanganak, ano ba? Bakit pa, andok agad, utong-dok agad, utong-diretso, ganyan. Ire ng isa, tapos, ganyan. Ayaw pag, Ren, sakit. Ayaw ng nanay ko niyan, pag sakit lang. Dinaretso na gano'n, tapos ito na. Siyempre, high-tech na yung
pamilya ko, hindi nila alam na nasa Manila. Ang alam nila, sumama ako sa piryahan. Kasi, ay, laking circus talaga ako. Laking circus ako eh. Ah, 13, 14, 15, nasa circus ako. Yung tumbling-tumbling, buga ng apoy. Kaya wala akong balahibo eh. Busunog lahat yan. Oh. Dahil araw-araw ako gabi-gabi ako nag-fire dance bago ang show sa circus. Kaya bata pa lang ako, nag-showgirl na talaga ako.